This is the second phase of the hardening process na ginagawa natin sa ating mga sisiw. From the hatcher, we place them in brooders until they are strong enough. At pagkatapos ng vaccination program, nilalatag natin sila dito sa enclosure na ito until they get acclimatized. So here, pipiliin natin yung mga may diferensya, yung weak, tingnan natin hindi magsusurvive sa free range bago natin sila ililipat. So isa ito sa mga pens na nilagay natin. We have about 4 boxes right now. Isa po yan, and titignan natin yung isa pang batch dito. Ito po yung isa pang batch ng mga sisiw. That's another batch. And napababalan nila sa galing sa brooder. So medyo mailap pa sila at hindi pa sanay sa tao. It was the second brooder. And then meron pa rito isa. Malaki-laki sila ng konti. This is an older batch. And yan po sila. Again, titignan kung maganda ba yung katawan, masigla ba, may diferensya, matamlay, bago natin sila bitawan sa free range. And sa free range, they will stay there until they are matured enough to be either slaughtered or to be used for our breeding program. So mapapansin nyo, predominant na po yung black. May mga ilang-ilang off colors, red, and sometimes yung talisayan or white and barred rock. Resulta po yun ng ating crossbreeding program. But basically, we are breeding towards yung tinatawag nating black manok Pinoy. Ayan po ang isa pang yard, no? Another yard na nagre-ready natin for transfer sa free range. So in this batch, mahigit 1,000 to. And after 2 to 3 weeks dito sa area na to, ililipat natin sila sa free range para doon na sila lalaki at magagamit natin for the breeding program. That's how we do it.